Hi guys, so welcome back to my channel. So happy 250 sub. Charot lang, kahit kunti lang yung nanonood or kunti lang yung aking kasamahan dito is okay lang yan. So hindi naman siya palakihan ng subs ngayon kasi nagsisimula pa. Hayaan mo lang yan, darating din yan, magsasubs din yan sila sa inyo. So, ito na nga. Ang ingay! Wait lang! So, yan na nga. Gusto kong i-share itong knowledge na to. Knowledge? Hindi naman siya knowledge. Gusto kong i-share sa inyo yung aking nasubukang pampurga sa alagang hayop, which is doggy. So, nagamit ko to noong April, kaso nga lang, hindi pa ako masyadong nagbablog noon. Effective to siya pangkuha ng purga ng ating alagang hayop. Hindi ko lang kung dito ako titingin sa screen o dito sa kanyang something na camera. Pagpasensyahan nyo na kasi yung most viewed ko dito, view na video, which is yung mabisang pantanggal kuto sa alagang hayop, is sabi nila bakit daw hindi ako nakatingin sa camera. Kasi nga, ang tinitingnan ko dito. So ngayon, yung kunting hirap i-explain. So, guys, pagpasensyahan nyo na kung ganito ako mag-explain, baguhan na ako sa YouTube. So, okay lang yan. So, ito na nga. Ito yung first na gamit ko sa vermicide. Ay, hindi. Oh, vermicide yung pangalan niya, which is ito. Hindi ko na siya papatagalin. Effective ba to, ate? Oo, ingay mo. Ano ba kasi? So, mayroon akong ipapakilala sa inyong purga, which is vermicide. Ayan. Pyrantel pomade. So, itong pyrantel pomade na vermicide is hindi siya gaanong nakakakuha lahat ng uri ng purga. Pero, sinasuggest ko itong gamitin nyo kasi nakuha niya naman yung tapeworms sa aking alagang hayop, which is si Chloe. Kung nanood kayo ng aking videos last week. So, effective ba to siya? Which is, sagot ko naman, oo, kasi naranasan ko naman siyang gamitin. Hindi sa akin, pero sa doggy ko. Ginamit niya tong vermicide noong 6 weeks old siya. Tapos, ang lobas lang na purga sa kanya is tapeworms, which is yung parang rubber band na kahaba. O, rubber band. Ang haba-haba no, nakala ko nakakain siya nung rubber band. Pero, pagkuha ko ganun, uod pala siya. Besh. Uod. So, hinawak-hawakan ko pa kahit na ang dumi. Okay lang, alaga mo yun, diba? So, okay lang yun. So, itong interval na pagbibigay mo ng purga is after 2 weeks. So, pag 6 weeks old ka nagbigay, 8 weeks old ang sunod. Ano ba kasi? And then, itong vermicide na pamurga is nasa 130 pesos lang to sa mga agri-vet supply. Which is, ang maganda dito is, hindi mo na kailangang timbangin yung alaga mong hayop. Kasi, nasa by breed na yung pagbibigay mo. Which is, pag small breed,
yung alaga mong hayop, nasa 1 ml lang yung ibibigay mo sa kanya. Tapos pag medium, 3 ml. Pag large, 5 ml. So, ito po yun. Ayaw niya mag-focus, best. Ano ba kasi? So, papakita ko sa inyo yung kanyang laman, which is ito. Ganyan lang yan kaliit kasi 15 ml lang siya. Tapos, dropper. Kasi yung alaga kong hayop is, ano siya, poodle, crossbred ng Shih Tzu. So, 1 ml yung binigay ko sa kanya. Kasi nga, maliit lang. Maliit lang yung naaso. Pero pang mga Labrador, doon ka sa medium, pag bata pa. 3 ml yung ibibigay mo sa kanya. So, yung ginawa ko doon is, yung 1 ml na nito, nilagay ko lang sa ibabaw ng kanyang pagkain para naman madali niyang matitikman, madali niyang mahahab-hab. Huwag mo nang haluin, ilalagay mo lang sa taas. Kasi may tendency na pag hinalo mo siya, hindi naman masyadong kumakain yung aso ko. So, pinaibabaw ko lang para talagang yung 1 ml is makakain niya. Kasi pag minix ko pa yun sa food, may tendency na hindi niya mauubos. So, pinakain ko siya tanghali, lumabas siya mga after 1 hour, basta pag alam mong napupupo na yung alaga mong hayop, dun mo na yan titignan. Kasi pag kumakain yan, mga ilang oras, tatae, ganun. So, babantayan mo talaga. Hindi naman ako nagsisinungaling sa inyo para lang may pang vlog na, uy, lumabas, may lumabas, ganun. So, experience ko na din yun kasi nga, mahal mo yung alaga mong hayop, which is yung ating mga doggy. Ang first sign na may bitok yung alaga mong aso is yung nagsusuka. Yun kasi yung unang-una kong nakita kay Chloe. Sumusuka siya ng gabi kahit wala siyang maisuka. Walang lumalabas. Tapos, pagka umaga ng tanghali, pinuruga ko na siya. And then, pagka ilang oras, lumabas na yung kadami-daming uod. Kasi nga, kinuha ko yun sa may-ari. Bininta lang sa akin. So, which is, hindi pa talaga nila napupurga. And then, talagang kailangan mo siyang purgahin kada 2 weeks. Kasi nga, pyrantel pomade lang yung gamit mo. Hindi naman yung masyadong mataas na dosage na ginagamit mo tulad ng ivermectin. Kasi pag ivermectin, ang interval ng pagbibigay mo ng purga is nasa 1 month. Yes, 30 days bago ka ulit magbibigay. Tsaka ang ivermectin din is based sa timbang ng inyong alagang hayop. So, kung hindi mo alam yung timbang ng inyong alagang hayop, sa Burmeside na lang muna kayo pagtsatsagaan nyo na kahit na 130 pesos yung Burmeside, which is okay na din kasi natatanggal niya yung uod. Hindi naman lahat, pero at least mayroon. Tapos, at alam mong nailuwa? Nailabas niya na yung uod pag tumatay siya. Yun. So, huwag kayong ma-offend sa mga sinasabi ko kasi direct to the point na it's just, wala lang ganun. So, yun na nga, guys. Ikaw na lang tawag ko sa inyo, no? Diba? Nakailang take ako nitong Burmeside na to ngayon. Kasi nga, ingay-ingay na nga ako, hindi ko maintindihan. Ano ba kasi? I-clip ko na lang dyan para alam nyo. So, kung
rarami din ng views itong aking vermicide na pamurga, which is gagawa ko ng part 2. Wala kasi ako ngayon sa bahay. Nakalimutan ko siyang purgahin. At yung mama ko kasi ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Hindi ako kasi nga may work. Alam niyo naman yun. Nasa bansa lang ako tapos malayo din sa amin. Kung nanonood ka ng vlog, alam na alam mo yun. So, ayun lang guys. Hindi ko lang kung nasabi ko lahat na information about dito sa vermicide. Basta itong vermicide, okay na okay siya kasi by breed yung pagbibigay mo ng purga sa kanya, which is pag small breed 1 ml, pag medium breed 3 ml, pag large breed 5 ml, at itong vermicide nasa 15 ml at tag 130 pesos. Bibili siya sa Agri-Vet Supply kung mayroon silang pabintang ganito. Basta mayroon sa amin ito. At nagtanong ako sa vet license veterinary na kakilala ko kung okay bang gamitin itong parenteral pomade na vermicide. Pero ang sabi niya, hindi daw siya gaanong nakakakuha ng purga, nakakuha ng uod kasi nga hindi siya gaanong mataas yung dosage niya. So dapat daw talaga is every 2 weeks ka magbibigay ng purga sa inyong alagang hayop. So kung balak mo tong bilhin, go. Kasi kahit na off cam yung pagbigay ko ng purga sa kanya, which is nakatulong naman din para mapurga siya, maalis yung mga uod. Kasi basta malalaman mo yan na mayroon na siyang bitok pag nagsusuka na wala namang maisuka. So bakit ako so nakso? Ayun na nga guys. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the bell button para updated ka sa aking next na videos. So, see ya!